Krisostomo, huwag ka nang maawa sa mga gabunan na kalansay. Awang-awa talaga si Krisostomo sa mga kalansay na gabunan na ginagamit ng maranhig upang labanan sila. Ganun pa man, Commander, wala silang magawa kung hindi tapusin ang mga kalansay hanggang sa sinabi ni Krisostomo, "Ando, lumaban ka na rin. Huwag mong hayaan na ikaw ay tapusin ng mga kalansay ng gabunan." "Sige, kaibigang Krisostomo, lalaban ako." Nung matapos nila yung mga buto ng gabunan, ito namang maranhig ay nangdaya dahil bigla itong nawala. Lumubog ito sa lupa at nung puntahan nila yung pinanggalingan nito, Commander, wala na siya doon. Napaisip sila na mukhang meron pang gagawin na hindi maganda yung maranhig na ito. Inaantay nilang muli na lumabas pero hindi na ito lumabas. Kaya ang sabi ni Krisostomo, bumalik na lang sila sa bahay at pumunta sa simbahan upang magdasal. Pagbalik nila ng simbahan, agad na sinabi ni Krisostomo na magdasal muna silang dalawa. Wala raw silang ibang kakapitan kung hindi ang Panginoon. "Ando, magdasal na lang muna tayo. Humingi tayo ng tulong sa Panginoon upang tayo ay gabayan sa laban na ito. Nararamdaman ko, Ando, na mukhang..." Hindi raw na ituloy ni Krisostomo yung sinasabi niya at ramdam noon ni Lolo Ando na mukhang nagpapaalam na si Krisostomo. Nung magdasal sila, Commander, makalipas lang ang ilang sandali, pumasok sila sa bahay at si Krisostomo ay nagsabi kay Lolo na siya ay matutulog muna. Lumipas ang 24 oras, Commander, si Krisostomo ay hindi na lumabas ng kanyang kwarto, kaya ginising siya ni Lolo Ando. Sa kasamaang palad, Commander, si Krisostomo ay hindi na nagising. Iyak ng iyak noon ang lolo ko. Hindi niya alam kung ano ba ang kinamatay ni Krisostomo. Ipinalibing ni lolo yung labi ni Krisostomo. Tapos, doon sa maliit na baul, nakakita si lolo ng nakapatong na papel. Nakasulat dito yung mga katagana: "Kaibigang Ando, ako ay magpapaalam sa iyo. Kailangan ko nang umakyat sa itaas. Sa iyo na nakaatang ang ibang mga responsibilidad ko. Sa darating na panahon, meron akong isisilang na anak at yung anak ko na ito, ikaw ang gagabay sa kanya." Yun daw ang nakalagay sa papel, Commander. Hindi naman alam ni Lolo kung paano ito maisisilang. Iniisip niya, paano nga ba wala na ang kaibigan niyang si Krisostomo. Iyak ng iyak si Lolo dahil hindi niya matanggap na wala na siyang isang tapat na kaibigan. Hanggang sa si Lolo na lang ang namuhay mag-isa, hindi siya umuwi sa bahay ng kanyang mga magulang. Bagkos, mas pinili niyang manirahan mag-isa sa malayo upang simulan ang panibagong buhay na wala si Krisostomo. Nung si Lolo na lang mag-isa ang namumuhay, hindi pa rin naiiwasan yung pagsubok ng iba't ibang alagad ng kadiliman. Dahil isang umaga, nagising na lang si Lolo na merong mga tao sa loob ng bahay niya. "Teka, ano yun? Sandali, sandali. May nakapasok ata sa bahay ko." Wika ni Lolo sa kanyang isipan. Pagbukas niya ng kanyang kwarto, tumambad sa kanya yung mga kalalakihan na nakaupo sa salas. "Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito?" Nung kumibo yung isa, "Kamusta? Hindi mo na ba ako naaalala?" "Teka, Saulog, anong ginagawa mo rito?" "Ha! Namimiss kasi kita. Nasaan na si Krisostomo?" "Wala na. Bakit ba?" "Anong wala na?
Hindi pa tapos ang laban, ha, Ando? Ang kulit mo naman eh. Wala na si kaibigang Crisostomo. Patay na siya. Niloloko mo ako. Oo nga, wala na siya. Eh kung gusto mo, samahan pa kita rin sa pinaglibangan ko sa kanya eh. Sige, pag napatunayan ko na hindi totoo yung sinasabi mo, Ando, susunugin namin yung bahay mo, pati ikaw. Itatapon ka namin sa impyerno. Ay nako, sa ulog, hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Sige tara, puntahan natin ngayon. Nung puntahan nila, Commander, yung pinaglibingan kay Crisostomo, dito pa lang naniwala si Saulog. Ang sabi pa niya, magaling, wala na pala si Crisostomo. Paano ka na ngayon? Sumapi ka na lang sa amin, Ando. Dito masarap ang buhay. Meron kaming Panginoon na maya't maya ay pwedeng magpakita sa amin at ibigay ang lahat ng mga gusto namin. Hindi na, Saulog. Mas gusto kong mamuhay mag-isa kesa sumama sa inyo. Puno kayo ng kasamaan. Ganun ba? Ito ang tandaan mo, Ando. Hindi pa natatapos ang araw mo sa akin. Sa susunod na pagkikita natin, tinitiyak ko sa'yo na ibibigay ko kay Panginoon ang iyong kaluluwa. Tara na mga kasama. Pag-alis ng grupo ni Saulog, si Lolo Ando ay napaluhod sa harapan kung saan niya nilibing ang katawan ni Crisostomo, tapos umiyak siya. Kaibigan, bakit ba kasi bigla mo na lang nilisan ng mundo? Parang hindi ko tuloy kayang mabuhay. Nawala ka. Si Lolo Ando ay talagang bigay todo sa pag-iyak hanggang sa nagulat na lang siya dahil merong nagsalitang babae sa harapan niya nung lingunin ito ni Lolo. Isang babaeng lumiliwanag na merong pakpak na kulay puti. Alam ni Lolo na ito ay isang anghel. Sinabi sa kanya ng anghel na ito na huwag kang mag-alala. Nandito pa kami at gagabay kami sa iyo. Lahat ng iniwan na responsibilidad ni Crisostomo sa iyo mapupunta. Mababawasan ang responsibilidad mo kapag nakilala mo na ang anak ni Crisostomo. Yun daw ang sinabi ng Anghel Commander. Matapos nun ay nawala na ito. Nang bumalik na si Lolo Ando sa kanyang bahay, hinaharang na naman siya ng maranhig. Pero Commander, ang pinagtatakahan noon ni Lolo, ang tingin sa kanya daw ng maranhig ay Crisostomo. Ang sabi kasi ng maranhig, Crisostomo. Hindi ba sabi ko sa iyo, magkikita pa tayo at ito na ang araw na katapusan mo, Crisostomo. Hoy maranhig, anong Crisostomo? Ako ito si Ando. Wala na ang kaibigan ko. Pinaglolokohan mo ba ako? Kung hindi ikaw si Crisostomo, bakit nakasuot sa iyo ang sombrero niya? At bakit suot mo ang mahiwagang sinturon ni Crisostomo, ha? Ano? Naguguluhan ang lolo. Paano niya nasasabi na yung sombrero ni Crisostomo at yung mahiwagang sinturon ay nakasuot sa kanya? Ang ibig sabihin ba nito, yung kaluluwa ni Crisostomo ay pumasok kay lolo? Yun ang naiisip niya, kaya ang nangyari, Commander, sinakyan na lang ni Lolo yung mga nakikita ng maranhig. Ah, oo, ako ito si Crisostomo. Ano? Tatapusin na ba natin iyang kahibangan mo, ha? Ikasampung dato ng maranhig. Sige, nang dahil na rin sasawa na ako sa utos ng aming Panginoon, dapat na kitang patayin, Crisostomo! Hindi pala ganon kadali tapusin ang maranhig na ito, Commander, dahil nilabas niya ang totoo niyang kapangyarihan. Yung itsura niyang maladimonyo, napalitan pa ito ng halos tunay na demonyo.
Lumaki daw ang katawan niya, tapos nagkaroon ito ng mahabang sungay. Nagbabaga ang mga mata. At ang pinaka-nakakatakot, Commander, sa kanyang dibdib ay merong napakalaking bunganga na may matutulis na ipin. Yung ipin niya na ito ay lumiliyab din. Yung bunganga niya ay naglalabas ng mahabang dila na kung susumahin kaya nitong umabot ng 1 metro. Teka, ano yan? Anong klaseng demonyo ka? Natakot ka ba? Hindi pa sagad yan, Chrysostomo. Chrysostomo pala talaga ang pagkakatingin sa akin ng maranhig na ito. Sige, total yan din naman ang tingin mo sa akin. Lalabanan kita na may halong pandaraya. Anong binubulong mo? Ha? Anong binubulong mo dyan, Chrysostomo? Tapusin na natin ang laban na ito! Inakala ni Lolo Ando na yung dila niya ay hanggang 1 metro lang ang kaya nitong ilabas. Pero hindi pala, Commander, dahil humaba ito ng husto at pumunta kay Lolo. Mabuti na lamang, Commander, madaling nakakalihis si Lolo at nang hindi niya mabalutan ng kanyang dila si Lolo, nagalit ng husto yung maranhig. Sumigaw ito ng napakalakas, tapos yumanig ang lupa. Matapos niyang sumigaw, akala niya ay titigil na rin ang pagyanig ng lupa, pero hindi, Commander, dahil ang sabi ng maranhig. Chrysostomo, antayin mong dumating ang alaga ko. Anong alaga sinasabi mo? Tumawag ako ng halimaw ng impyerno na tatapos sa'yo. Sayang naman ang pagod ko kung lalabanan ko yung walang kwenta na katulad mo. Ah, ganun ba? Akala ko ba napapagod ka na sa utos ng sinasamba mo? Tapos ngayon, tatawag ka lang pala ng halimaw galing sa ilalim ng lupa? Eh kung ganun lang din naman pala, dapat hindi ka na nagbagong anyo. Tinatakot mo lang ako eh. Pangit ka na nga. Mas pangit ka pa kanina. Ano ka mo? Nagwawala sa galit yung maranhig nung sabihin ito ni Lolo na pangit ka na nga kanina, mas pangit ka pa uli. Yung yanig, Commander, hindi pa rin nawawala hanggang sa nakita ng Lolo sa likod nitong maranhig ay may lumutang na napakalaking halimaw. Kung gaano kapangit ang itsura ng maranhig, mas pangit pa yung lumitaw sa kanya. Sino yan? Sino yan? Heto na, ang halimaw ng impyerno na aking gabay. Iba ang kapangyarihan ng halimaw na yun, Commander. Nagulat si Lolo Ando dahil kaya nitong baguhin ang paligid. Yung paligid kanina na mapuno ay naging isang matubigan na lugar. Teka, paano... paano mo nagawa na gawing dagat ang lugar? Simple lang, Chrysostomo. Simple lang. Dahil ang gusto ko, dito kita ililibing sa ilalim ng tubig. Pag nilibing ka sa lupa, tiyak na pwede kang mabuhay. Dito, maraming magbabantay. Sige, gabay ko. Patayin mo na ang tao na ito. Nung sumugod yung gabay niya na mula sa ilalim ng lupa, sinalubong naman ito ni Sato na siyang kinagulat ng lolo ko. Kahit hindi niya tinatawag si Sato, madali itong nagpakita at nilabanan yung halimaw ng impyerno. Kitang-kita ng lolo na sila ay lumubog sa ilalim ng tubig at doon sila naglaban. Yung maranhig naman, Commander, madaling kumilos at lumapit kay Lolo. Nagawa nitong lumutang sa tubig habang si Lolo ay nakatungtong lang sa isang bato na nasa ibabaw ng tubig. Nung sumusugod na yung maranhig, nagsasalita ito ng hindi ka makakakilos. Wala kang kakayanan na lumutang sa tubig. Diyan ka lang, Chrysostomo.
Akala naman siguro ng Maranhig na hindi na makakalaban noon si Lolo. Kitang-kita ni Lolo na sa kanyang bewang ay totoong meron nga na sinturon. Yung sinturon na ito ay pag-aari ni Crisostomo. Madali itong kumawala tapos naging espada at napunta sa kamay ng Lolo. Nung napunta na ito sa kamay niya, napahinto yung Maranhig. Teka! Dinadaya mo ko, Crisostomo. Bakit ka tumatawag ng anghel? Anghel pala, Commander, ang tingin ng Maranhig sa sinturon ni Crisostomo na naging espadang maliwanag. Nung ihataw ito ni Lolo sa Maranhig, kitang-kita niya na merong mga nagliliparan na anghel papunta sa Maranhig hanggang sa yung Maranhig na ito ay naitaboy at hindi kalaunan bumalik yung mga anghel sa hawak niyang espada at pumasok ito rito. Hindi na nakagalaw ang Lolo dahil gulat na gulat siya sa ipinapakitang abilidad ng espada na dating sinturon ni Crisostomo hanggang sa yung Maranhig ay muling sumugod. Kitang-kita ni Lolo na bumuka ang malaking bunganga nito sa dibdib. Balak yata nito na kainin ang Lolo ko. Hindi siya nagtagumpay, Commander, dahil yung hawak niyang espada ay kumawala sa kanya. Madali itong sinalubong yung Maranhig hanggang sa tinamaan ito sa dibdib. Yung parting dibdib na tinamaan, nandoon yung malaking bunganga niya. Tumagos dito, Commander, yung hawak niyang espada. Tapos nun, yung espada ay bumalik at bigla nitong pinutulan ng ulo yung Maranhig. Nung maputol na yung ulo ng Maranhig, madaling lumubog sa ilalim ng tubig yung katawan niya hanggang sa yung ulo nito ay lumulutang at unti-unting pumunta kay Lolo habang siya ay nakatungtong sa bato. Nagsasalita pa yung ulo na yun at ang sabi nun, Crisostomo, babalik ako balang araw at ang anak mo ang bubuhay sa akin. Aba, may gana ka pang tumaway, ah. Sinipa raw ni Lolo yung ulo at napunta ito sa malayo. Hindi nagtagal, Commander, bigla na lamang kumidlat ng napakalakas hanggang sa nakita na lang ng Lolo na siya ay naroroon na sa dating lugar kung saan siya hinarang ng Maranhig. Noong andoon na siya, walang tigil ang pagbuhos ng malakas na ulan. Tinitignan niya sa kanyang kamay kung saan na napunta yung espada. Tinitignan niya rin sa kanyang bewang kung nandoon yung sinturon. Pero wala na, Commander. Habang bumubuhos ang malakas na ulan, naglakad na si Lolo papabalik ng kanyang bahay. Pero nagulat siya nung kumidlat ng malakas, kitang-kita niya na merong nakaharang sa kanyang dadaanan. Nakasuot ito ng purong itim mula ulo hanggang paa. Hindi niya maaninag ang itsura nun nang dahil nga sa madilim. Sino ka? Anong kailangan mo? Wika ng Lolo. Hindi naman yun kumikibo, Commander, hanggang sa dumi pa ang mga palad nito. Teka, anong klaseng... Sino ka ba? Ha? Hindi talaga yun kumikibo, Commander, hanggang sa bigla itong lumutang at lumapit kay Lolo. Nung malapit na ito sa kanya, ang sabi nun, hindi pa tayo tapos, Crisostomo. Babalik ako! Babalik ako! Ang kulit mo, sinabi na ngang hindi ako si Crisostomo eh. Nung nagalit ng husto si Lolo, dinampot niya yung muka ng tao na yun. Dito niya nakita na hindi pala ito yung Maranhig. Medyo kamukha niya ito at nagpakilala ito bilang isang mangkukulam na kapatid ng Maranhig. Ah, ganun? Kapatid mo pala yung Maranhig na yun? Oo, kapatid ko siya. Darating ang araw na yung anak ni Crisostomo ang bubuhay sa kanya. Sino ka ba, ha? Hindi na importante yun. Ito ang tandaan mo. Malaki din ang kasalanan mo. Ginamit mo si Crisostomo upang mapatay ang kapatid ko.
Matapos nun, Commander, kumawala yung mangkukulam sa kamay ng aking lolo at bigla itong nawala. Nung makauwi na ang lolo, nagbihis agad siya ng damit hanggang sa narinig niya, Commander, yung malakas na ragasan ng tubig. Teka, ano yun? Hindi nagtagal, yung tubig na rumaragasa ay sumalpok sa kanyang bahay. Bigla siyang tinangay ng malakas na alon. Matapos nun ay wala siyang magawa kung hindi umibabaw sa lumulutang na bahay niya sa tubig. Nakita ng lolo na siya ay sasalpok sa maraming puno. Pero bago mangyari yun, sinigaw niya ang pangalan ng Panginoon na sana siya ay iligtas. Nakapikit siya noon, Commander, habang nakatingala sa langit. Inaantay na lang niya na sumalpok ang kanyang katawan sa malalaking puno. Pero hindi nangyari yon, Commander, dahil nung muli siyang dumilat, nakita niya na siya ay nasa ibabaw ni Sato. Sato? Ikaw nga! Tuwang-tuwa ang lolo dahil niligtas siya ni Sato. Pinagmamasdan niya naman yung tubig na kumakain sa mga nadadaanan nitong lupain. Kawawa naman yung ibang mga tao. Yung mga pananim nila, nilamon na ng tubig. Wika ng lolo sa kanyang sarili. At nung sabihin niya kay Sato na sila ay bumaba sa isang ligtas na lugar, binaba nga siya doon ni Sato, sabay sinabi niyang, "Sato, utang ko sa iyo ang buhay ko. Maraming salamat dahil ilang beses mo na akong niligtas." Sumagot si Sato sa kanyang isipan. Wala daw yun dahil alituntunin daw ni Sato na iligtas ang kanyang ginagabayan. Matapos noon, bigla na itong umalis. Naglakad-lakad noon ang lolo hanggang sa nakakita siya ng bahay. Yung bahay na ito ay kubo. Sa palagay niya, merong tao dahil meron siyang nararamdaman dito. Tao po, pwede po bang makituloy po? Wika ng lolo sa labas ng bahay. Aalis na sana ang lolo nung biglang bumukas ang pintuan at ang nakatira dito ay isang matandang babae at isang matandang lalaki. Anong kailangan mo? Magandang... Kung kailangan mo ng matutuluyan, sige, halika rito, iho. Maluwag ang aming bahay. Kumain ka na ba? Hindi pa nga po eh. Baka ho pwedeng... Sige, pwede. Huwag mo nang ituloy. Nakikita ko sa iyo na ikaw ay nagugutom. Saan ka pa nang galing, iho? Ano po yun? Ang sabi ko, saan ka pa nang galing? Bakit ka basang-basa? Malakas po kasi yung ulan po sa amin. Ganun ba? Dito sa amin ay walang ulan. Sige, kumain ka muna. Hinainan si Lolo ng napakasarap na pagkain. Busog na busog noon si Lolo at malaki ang pasasalamat niya sa dalawang matanda dahil tinanggap siya nito. Lumipas ang isa pang araw, Commander. Nagpaalam na si Lolo sa dalawang matanda. Pero bago siya paalisin, may ibinigay sa kanya yung matandang lalaki. Iho! Kunin mo ito! Kailangan mo yan, iho! Ano po ito? Saka mo na malalaman ang ibig sabihin niyan sa tamang panahon. Ito ang tandaan mo. Darating ang araw na ililigtas ka nito. Maraming salamat po sa inyo. Alis na po ako. Ang unang naisip ng lolo ay babalik siya sa simbahan, doon sa bahay ni Crisostomo upang doon na rin manirahan. Bago marating ng lolo yung bahay ni Crisostomo, naalala niya, hindi ba magkakasama sila noon ng ermitanyo na si Torio? Teka, parang bigla yatang nawala yung ermitanyo na si Manong Torio. Ang alam ko, magkakaharap pa kami noon nung andoon yung maranhig na yun. Paano nangyari yun? Teka, doon nga ako pumunta. Pupunta na sana doon ang lolo sa bahay ng ermitanyo nung biglang nagpakita ito sa kanya. Ando,
Manong, bakit po bigla kayong nawala? Ando, huwag mo sanang isipin na ako ay naduwag. Malaki ang naging dahilan ko, kaya ako biglang nawala doon. Patawarin mo sana dahil hindi ko kayo natulungan ni Crisostomo. Kinalulungkot ko po, wala na po si Crisostomo. Ha? Paano nangyari yun? Bigla lang po siyang natulog tapos hindi na po siya nagising eh. Ay nako, ganun ba? Akala ko naman ay natalo siya ng maranhig. Hindi po, hindi. E saan po ba kayo nanggaling? Kasi habang andoon tayo sa harapan ng maranhig, narinig ko ang tawag ng aking nag-iisang anak. Ano? Paano niyo po narinig? Mahabang kwento, Ando. Hindi ko muna maikukwento sa'yo. Siguro ay mas mainam, tara na lang sa bahay ni Crisostomo. Paano po yung bahay niyo? Yun nga ang problema, ye. Tinangay nga ng tubig yung bahay ko. Mabuti na lamang at nakaligtas ako. Parehas po pala tayo eh. Ako nga po, tinangay din ang tubig yung bahay ko. Kaya lang eh, mabuti na lang at niligtas ako ni Sato. Buti na lamang. Siya, tara, pumunta tayo sa bahay ni Crisostomo. Sa aking palagay, meron siyang naiwan doon na dapat nating malaman. Tama po kayo, tara. Oo nga, ano, ba't parang nawala sa eksena yung matandang si Torio, no? Bakit nga ba? Hindi ko napansin yun, ha? sa nagsasabi po dyan, nasawa na kayo sa kwento ni Nilo Ando, eto na, sige, maumay na kayo. Teka, pasensya na po kayo at hindi ko kayo mabati, ha? Kasi hindi ko po makita yung ibang comment. Pero pagka nag-live na lang po ako, babatiin ko po kayong lahat. Yun lang po at abangan nyo po yung susunod na kwento. Sana po ay hindi po kayo nagsasawa sa aking mga kwento. Salamat po.